Maraming salamat po. Binigay ba siya yung reseta si Doc? Oo. Eh, bakit hindi mo binili? Eh, saan nga ako kukuha ng pambili? Dumating nga sa punan eh. Iyutang ko lamang itenda siya na. Kawawa naman si Vicente. Ano nga pala, nangyari sa lakad mo? May nakuha ka pang trabaho? Wala pa nga eh. Pinapasok ko na kahit na anong uling trabaho eh. Pero talaga yata ang inaabot ako ng matinding malas eh. Kaya nga pala, may damit ba akong malinis? Meron. Bakit? Bakit? Inalis si Temi sa sabo. Inaya niya ako lumabas eh. Bakit ka pala lakad? Ayoko nga sana, pero nakakaya sa kanya. Pagkulubos mo ng tubig yung kamay ko. Anim na, dear. Dalawa na lang muna. Anim na. Anim. Hindi ko muli na sa isin. Pero, dito ka naman eh. Kaya na ako na. Love is like a violin with its strings around your heart, soft and sweet as dreams begin, sadly crying when you part. Make my heart your violin. Ano nga ba yun? Hindi bang sabi mo ibibili mo ang sisi na nakita mo sa school mo? Ah! Siya nga pala, no? Hayaan mo't bukas eh. Ibili natin. Binubukas-bukas mo na lamang. Hindi. Kung gusto mo, ipumunta ka sa opisina bukas at tayong dalawa na lang. Okay? Thank you.
Wala pa ho eh. Eh, doon muna kayo sa bar at oras na may umalis. Ibigay ko sa inyo. Diyan ko maaaring magantay. Sa mesa lagi namin ginagamit. Malisin mo yung araw. Eh, nakakahiya naman ho eh. Alisin mo! Marami tayo kung maglalaan. Sige. Mga mister, pari bang doon na muna kayo sa bar at hindi nagamit lang ng mga sa pagkakas. Ni Mare, ba't kami alis dito? Nakikiusap po kami sa inyo. Umalis na kayo kung huwag kayo samahin. Sige, pare. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kanina pa kami rito eh. At walang makapagpapalis sa amin kung ayaw namin. Sige, sino? Alis! Alis pa kayo o gusto nyo kami pamagalis sa inyo? Pasiglab lang yan. Baka akala ninyo natatakot kami sa inyo. Hindi kami alis. Ah, huwag ka matakot, Mando. Umupo ka. Huwag ka matakot ka, ha? Ayan sila. Ulat na katatakot ng batang yan. Going straight na tayo, ah. Mga anong oras ba nangyari? Lara, umalis na.
Pero maaaring hindi ako kumanta sa ginawa nila sa akin. Nalalaman kong abiter ba? Ngunit lalong mahirap kung lumala pa ang inyong mag-away. Hindi ako natatakot. Mapapatay nila ako, ngunit hindi nila ako mapapatakot. Nalalaman ko. At hinahangaan ko ang iyong katapangan. Isang tunay na lalaki. Ang katulad mo ay nais kong maglingkod sa akin. Maglingkod sa inyo? Oo. Anong unong paglilingkod? Ako'y walang ganong pinag-aalan. Hindi bali yun. Ang kailangan ko'y matapang at buwan loob. At yung hindi kakanta kahit ano ang mangyari. Nauunawaan ko kayo. Hindi ako maaaring pumasok sa ganyang uri na nabuhay. Isipin mo mabuti. Sa akin eh, magalang sa labi. Ito ang tarjeta. Kung magbago ang iyong isip eh, parunan mo ako sa aking kusina bukas. Sir ba? Sana bang may inom? Manda mo, dili ka pa nga. Hindi ba nga? Ano to? Kaya sugat ko yung mga agad, lahat na kamay infection. Ba? Ito nagbabayad din na. Di bali. Ako na ang bahala. Talaga ba kukunin mo siya? Oo. Oh. Bihira ang lalaking katulad niya. Yeah. Ano po ang gusto ninyo? Eh, ang barbecue. Itay, ang barbecue hindi pa baluto? Sandali na lang. Dolores, meron ba kayong kisang puti? Hindi ako nakabili kanina eh. Craft cheese, gusto mo? Yun na lang. Salamat. Sandali lang, ha? Ba yun, Pedro? Bago ba yung barbecue nyo? Oh, special yan, bago yan. Apat na barbecue tsaka dalawang golden beer. Tay? Oo. Oh. Kaya na ka magbigay ng dalawang golden beer at apat na barbecue? Oo. Oh. Sumusumpong na naman ba ang sakit mo? Oo eh. Magtagal yung sakit mo ah. Bakit hindi mo patingnan? Inisulta ko lang, ngunit hindi nakakabuti yung gamot na ibinibigay sa akin eh. Bakit hindi ka patingin sa ibang doktor? Baka ulcer na yan ah. Hindi naman panay ang sakit eh. Pasumpong-sumpong lang. Mabuti naman agad. Baka lumala pa yan. Eh, uubusin ko na lamang itong huling nireseta sa akin. Baka sakaling magkabuti. Dolores, konting tubig. Sige. Tamputin na ninyo ang inyong mga parte. Sige, 1,000. Yan ang parte nila sa isang gabing trabaho. Hindi masama, ha? Yan ay maliit pa. Pag malaki ang kita, mas malaki ang parte. Boss, baka hindi kayang didibin yung ating hanap buhay, baka maklamor tayo. Saan naman, boss? Kaya namin apat ang mga lakad natin, ha? Bait pa tayo kukuha ng iba. Sa ngayon, oo. Kaya ninyong apat. Ngunit darating ang panahon. At makakaroon tayo ng malaking lakad. At mga ngailangan tayo ng maraming tao. Alam mo, bihira akong mga obsesyonada sa magiging tawang ko eh. Ngunit sa ipinakita mo sa akin kagabi eh, pinabilib mo ako. Ano? Talaga bang si Dito kang sumama sa amin? Oo. Good. Adyo. Mamayang gabi, isama mo ito, ha? Sambala, boss. Ano ang pangalan mo? Mando. Ako si Adyo.
Siya si Jerry. Kid. Kid. Ah, kayo pala. Sabihin mo nga sa papa na nandito ko. Oo, oh, sandali lang. Sabihin ko. Yes? Mr. Gomez, nandito ang anak nyo. Sige, papaghintayin mo. Magsilapan na kayo. Andiyan ko yung magdala sa likod, ha? Dali. Mr. Gomez? Ha? Huh? Pwede mo bang makibali ng konti? Ah, babali. Okay. 100? Tama na? Oo. Ah, sige. Agad agad. Salamat sa. Oo. Sandali lang, galing nga. Meron pa akong kakausapin, ha? Mabuti kaya doon ka na muna sa kabila si Lin. Ha? Papa! Ate, sinapas siya kayo. Nagalang malo ko sa inyo. Nagalang malo ko sa Chichu, eh. Siguro magagalang ko sa inyo mo. Ay, bakit? Eh, kasi may pangako sa kanya na pagka-graduate niya, dito ko siya papasok sa iyo. Oo, pwede. Pare ba hindi? Ano ba negosyo niyo? Import, export. Eh, sorry, kung ano-ano lamang. Ano nga lang mong bandeng lang ang pagpunta ko rito, eh? Ibig ko siya ang magsiyabing pa pa, eh. Paano? 200 lang. Ano na naman ba ang bibilin mo? Kahit na ano, may sale ngayon sa Escorte. Kung araw-araw may sale sa Escorte, araw-araw 200, ala, sige, baka kahit ang haliin. Alam na kayo, ba? Adios. Hayaan mo, Chito. At pagkatapos mo, ititingnan ko kung saan kita may lalagay rito, ha? Salamat po. Adios. Hello. Kaya sa akin yun. Parang mas pagkakitaan mo po si negosyo kita. Anong negosyo yan? Bakit siya mga may bisyo? Siya nga pala, kid. Ha? Bigyan mo nga sa kanya, relevant mo. Eh, anong gagamitin ko? Mas saan ang tabibigyan? Kasi, marunong ko bang gumamit yan. Tignan natin. Ay, siya pala, kung may pupunta ka, lumakit ka na. At namin ka pwede makita ang sotya sa Harbor Light. Sige. Kuya, saan mo nakuha itong daming pera ito? Meron na ako nagpasukan at binigyan akong pangunang bayad. Saan? Anong klase trabaho? Bodyguard ng isang big shot. Nakita daw niya ang tapang kong gabi, kaya niya ako kinuha. Bigyan mo tuloy si Cora ng pamatay si Cora. Ito, nabili ko na rin ng gamot si Vicente. Saan ang kutsara? Ito. At saka inutungo na yung pamili ko. Makakakata. Kuya! Vicente, nabili ko na yung gamot mo. Sama apa langsungnya nih? Hindi siguro. Sige na, inuyo nang gumalik ka agad. Kahit? Parang hindi ka lalaki. Parang gamot lang yan. Mamang gabi, bago ka kumain. Hindi magaling sa kutsara, ha? Oo, kuya. Kuya! Oh. Ano naman yung kinakain mo? Candy! Bigyan niyo mangigmi! Si mangigmi na naman ang dinahilan mo. Bakit ba lagi kong binibigyan mo? Mangyari, ay gusto daw niya ako. Sapagkat maganda daw ako. At mabait pa. Maganda. Tura lang. Ingit ka lang. O ano, nakasagot ka ba sa mga tanong ng teacher mo? Aba, oo. Saan nga pala, kuya? May pambayad na ba ako sa eskwela? Meron na, nasa ating mo. Bukas ba ang test ninyo? Oo, kuya. O, sige, ha. Mami, pagkakayang, wala mo ng laro, ha. Mag-aaral ka mabuti, ha. Oo, kuya. Sige. Thank you.
ng baril mo na. Okay ako. Dahil sa panloloob at pagdadala ng sandata, ay hinahatulang ka ng hukumang ito na mabilanggo ng 1 taon at 3 buwan hanggang 4 taon at 6 buwan. Sana ako sa inyo na maaari. Ano yun? Maaari bang dumamo na tayo sa amin? Magpapaalam na ako sa mga kapatid ko. Labag sa batas ang inyong hiling mo niya. Nalalaman ko. Ngayon
Alaala sa mga kapatid ko maliit na hindi nila nalaman na sabi ko ito. Pagbigyan mo na ako, Tiniente. Kahit na ilang saglit. Pagbibigyan kita. Ngunit huwag mong balakin linlangin kami. Salamat, Tiniente. At isa pang pag-iusap. Ayokong mabatid nilang papasok ko sa loob ng bilangguan. At tulungan mo tuloy ako sa gagawin kong pagpaalam sa kanila. Masahan mo. Teka, sandali. Susundin niyo lahat sa sabihin niya. At huwag yung gagawin yung kagagalit niya. Bando, baka mauli tayo sa vapor. Kawawa naman si Mando. Unang sabak pa lamang ay natirpon na kaagad. Ewan ko ba dito kay Adyong kung bakit nila pinabayaan? Ano naman gagawin ko, boss? May dumating ng mga alat, kaya pumasin na kami kaagad. Lalo naman mahirap kung matepo kami lahat eh. Mabuti na lamang at hindi kayo sinangkot, ano? Doon ko siya hinangaang lalo. Kaya ako pinagkagistahan ng kanyang asundo. Mabuti na lamang ay naging kababa ang kanyang hatol. At kung magiging mabuting kanyang record, malamang makalaya pa siya kaagad. Pinangihinayangan ko ang batang yun. Eh kung makalaya ba siya, kukuha mo siya muli. Siyempre. Kaya ako nga siya pinagkagustahan eh. Oh. Ay, alas 9 na nga pala. Bakit? Alas ka na ba? Meron akong mahalagang kompromiso eh. Eh, susubuin mo ako, mami. Baka hindi na ako makabalik eh. Mabuti ipahatid ka na kay Adyong. Ba't kailangan ihatid pa ako? Mabuti na yung meron kang kasama. Adyong. Ihatid mo na siya, ha? Oo, boss. Yeah. Oh. Kung na magbayad ng ating ininom, ha? Sige, lalakad na ako at bukas na tayo magkita. Alam mo, Mila, kapag ipinahatid ka sa akin, nagiging maligaya ako. Nalalaman ko. Nakapunong ba sa aking mga kilos? Matagal na. Aba, Tiniente! Maaga ka yata ngayon. Ay, alas 10 pa naman ang duty ko eh. Bigyan mo nga akong kape. Maalala ko nga pala, Tiniente. Ano nangyari doon sa taong nahuli niya sa bahay namin? Ah, yun. Sa sentensya na. May pang nagdala sa kanya sa bukin lupa eh. Alam mo, sa ayos at hugis ng taong yun eh, hindi mo aakalaing gagawa ng masama. Oo eh. At ayon sa kanya, mahigpit na pangangailangan lamang nag-joke sa kanya upang gumawa ng ganun. Sabi naman niya siguro yun. Ayawan ko lang. Ngunit wala pa naman siyang dating record eh.
ang kinaawaan ko, yung kanyang mga kapatid, na maring walang tumingin ngayon. Ilan ba kanyang kapatid? Isang dalaga at dalawang maliit. Tila't may sakit yung lalaki. Kawawa naman. Meron ba naman sila ikinabubuhay? Wala eh. Yun ang inalala ni Mando kung paano daw mabubuhay ang kanyang mga kapatid. Bakit para ka natigilan? Mangyari eh. Parang ibig kong sisihin ang aking sarili. Alam ba kung saan sila nakatira? Oo. Bakit mo na itanong? Mangyari eh. Ibig kong makausap ang kanyang kapatid ng dalaga. Maari bang samahan mo ko sa kanila? Oo. Ngunit ano ang dahilan at ibig mo pumunta roon? Ang dahilan na aking pagparito ay upang ihingi sa iyo ng paumani ang nagawa kong pagkakasplo sa kapatid mo. Kung hindi sa akin eh, hindi siya mahuhuli. At hindi sana kayo nabalan ng tagapag-aruga sa inyo. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin. Ako man nasa lugar mo eh, ganun din ang aking gagawin. Salamat. Ako'y nag-aalala, baka wika ako eh. Magalit ka sa akin. Hindi. Kung ganun eh, maaari bang maging magkaibigan na tayo? Ikaw ang bahala. Sa akin ba hindi ka nagagalit? Ako umuli kay Mando. Alam kong tinutupad mo lamang ang iyong tungkulin. Magkaibigan na rin tayo? Sabi ni Tiniente, may mga kapatid ka raw. Ah, oo. Si Cora na sa eskwela. Espesyente naman ang puto sa doktor. Siya nga pala. Samantala wala ang kuya mo. Sa paano kayo? Naghahanap ko ako ng mga pasukan eh. Uy, ba't ka pangahanap? May tindahan ako. Di sa akin ka na lamang tumulong. Hindi mo naman sa kailangan matulong yun ang magandang loob ka lamang. Aba hindi. Talagang kailangan ko may makasama. Ang tatay ko nga lamang na tumutulong sa akin kuminsan eh. Eh, sa akin ka na lang mamasukan. Talaga ba kailangan mo? Oo. Sige, ikaw ang bahala. Eh, kailangan mo umusa. Bukas ng gabi, pwede? Wah, oo. Sige, na, pite. Nung pansya naman ang kapatid ko. Isa lang binigay sa akin. Mangyari yung malat ito. Hindi pa nakakaubo ito, ate. Oh, siya, tama na, may bisita tayo. Ito mga kapatid ko, si Cora, Vicente. Kung tayo nga yung tampoy, salamat. Kayo. Salamat. Hindi mo ba kayong nagpasok sa kuya ko sa trabaho? Oo, ako nga. So, asawa niyo? Ba, hindi. Binata ako eh. Ako si Dolores, kaibigan ng ating nene niya. Eh, siya nga pala, ano sabi ni Doktor? Binigyan ako ng reseta at bulhin ko kagad. Kaya eh, dinaan ko na sa butika. Sinabi kong hihingi lang siya ng pambayad. Eh, bakit mo kagad dinaan sa butika? Eh, hindi mo alam kung may pambabayad tayo, wala. Kasi sabi ni Doc, bilhin ko lang agad eh. Ah, siya nga pala, kamuntik na makalimutan. May pinabibigay nga pala sa inyo ang kuya niyo. O ito, Vicente. Sa'yo daw yan. Eh, sa akin? Mayroon ka rin, oh. Ito. Naku! Talagang mahal na mahal kami ng kuya namin. Ate, ate, may pambili na ako ng sapatos. Uh-huh. Ate, may pera na ako. Di bibilin ko na yung gamot sa butika. Oo, sige. Taka na. Oh, eh, paano, Nene? Aalis na kami, ha? Oo, eh. Paano ako pupunta sa tindahan? Dadaan na kita bukas. Oo. Tayo na, Piniente. Salamat, Nene. Ate, pagkakain natin, ibili mo ko ng sapatos, ha? Butas na sapatos ko, eh. Oo, sige. Akin naman yung pera. Baka mawala pa yan. Siya nga pala. Bakit hindi ko na nakikita ang kasama ninyo si Chola? Mangyari, akala namin ay marangal ang pamilya nila. Yung pala ay smuggler ang kanyang papa, kaya nilayuan na namin siya. Sapagat ayaw namin sa aming barkada na mayroong marumi ang pangalan. Mabuti na nga yung ginawa ninyo yun. Aba, talaga naman, oh. Kung isasama namin sa aming barkada, eh di lalo kang mapupulaan ang mga nakakilala sa kanilang pamilya. Lala, sige. Magsila ko na kayo. Lala, okay, laka na. Let's go. Bye, sir. Nene, baka gusto mo nang umuwi na eh. Mauna ka na. Aba, hindi. Sabay na tayo. Alam ko na. Susunduin ka ba ngayon? Wah, ewan ko. Aba, Tiniente! Huli ka, huli ka eh. Try ka. Ewan daw. Inyong, saan mo? Choker rin to. Ayun na yata tayo, di ba, Edgar? Paano pa-tsepo-tsepo lang tayo? Manager. Ano ba, Edne?
wala akong makikita kung may buyo. Ito, may dala ko ngayon. Ano ba yan? Eh, tapos niya sa sigarilyo at tabletas. Saksaka mo na agad. Sige, labas mo yung pera mo. Ano guys, boss? Kukuha ko sweldo eh. Ewan ko, tingnan mo. Okay, iwan mo na kita, ha? Mag-iingat ka lang mamaya sa paglabas, ha? Manager! Sino yan? Ako, boss. Bakit ka tumuli dito? Kukunin ko sana ang sweldo ko eh. Wala ka pa nadadala eh, sweldo ko na sweldo. May dala ko, kung yun. Babae na laki. Lalaki, oh. Ang hanapin mo ay babae eh. Yung maganda. Kapag naibuyo mo at nagustuhan ko eh, bibigyan pa kita ng bonus. Bayan yung tahanan ko po. Eh, ang sweldo ko po. Kaya yung muna ko niya. Ibibigay ko sa kanya. Sige na. Ano ba kakainin niyo? Oh, Bill. Barbecue. Barbecue. Nene! Ano na? Dito ko pa nagtatrabaho. Oo. Nag-order na ba kayo? Meron na. Ah, tila may sakit yung kasama mo. Oo nga eh. Madalas upungin ang sakit ng sikmura eh. Eh, anong gamot niya ininom? Iba, iba eh. Pero wala nakakabuti. O sige ha, diyan muna kayo. Ah. Ah. May bibigay ko rin kay boss yung kanyang hiniling sa akin. Bakit ano ba hiniling sa'yo ni boss? Isang babaeng maganda. Mahal mo buyo ko sa misyo. Sino mo buyo mo yung kausap mo? Hindi. Yung isa. Yung sumasakta si Kimura. Ang maganda nga no. Aalokin ko itong aking tabletas. At tiyak na makakaginawa sa kanya. Hanap pala pinito. Ito. Pagkiramdam mo. Talagang matindi ang sakit niya yun eh. Eh, mabuti pa kayo magpahinga ka na lang. Ako nang bahala dito. Nene. Ang sakit niya kasama mo eh, sakit ko rin. At itong tabletas na itong nakabubot sa akin. Bakit hindi niyo subukan? Baka sakaling makabuti rin sa inyo. Kilala mo ba siya, Nene? Oo, tagaroon siya sa amin eh. Subukan mo inuman na isa. Sige na. At makikita mo kung ano efekto. Sige na, baka sakaling makabuti rin eh. Sige na. Nawawala-wala na ang sakit. Kung maubos daw yan, ibibigyan ko niya uli. Miss? Ano kaya ang gabi dito?
sa'yo ng hindi mabuti. Ngunit kung doon ka pinamilit, mayroon kang kasama. Kung sa bagay, nag-iisa na ako sa mundo nito. Hindi kaya akong makasikip sa inyo. Aba, hindi! Sige na, dugo na sa amin. Di, mamayang gabi, sasamahan na kita dito at bukas ko namin kapot. Eh, di kami. Dito rin kami matutulog. Aba, eh. Oo, sige. Dito na kayo matulog. Bukas off ako. Paparito ako, tutulungan ko kayo. Alisan, pe. Magandang araw sa'yo, Dolores. Magandang araw naman. Asa, sino pa kayo manunood? Bahala na. Kung saan ang maganda. Ano, hindi ka ba sasama? Hindi na, kayo na lamang. O, sige, Dolores, alis na kami, ha? Ah. Hoy, Vicente! Manonood pa na sila ng sine, bakit hindi tayo sinama? Hindi, naka-istorbo pa tayo. Bakit tayo maka-istorbo? Anong malay mo kung hindi dito sa tiniente sa atin, nene? Oo nga, no? Ikaw lang, mahilig ka magsasama, eh. Cora? Cora? Tingnan mo naman kung nandun si Mang Ibin sa kanila. Eh, sabihin mo, ibigay na lamang ako ng gamot na, na ibinibigay mo sa akin. Oo, ate. Teka, ito ang pera. Ilang sini bang pinanood niyo at inabot kayo ng gabi? Eh, hindi naman niya ako sinilala eh. Ha? Saan kayo napunta? Sa Cavite. Nagpakasal kami ng lihim eh. Nagpakasal? Bakit inilihim pa ninyo? Eh, hindi ko naman alam nandun niya ako dadalhin eh. Yun pala eh, talagang balak niya yun. Paano? Kahit anong tulong eh, talo ko sa'yo, ayaw mo naman tanggapin. Ngayon kasal na tayo, hindi ka na makakatanggi. Hindi, katwiran ka din naman, ano? Binabati ko ganun dalawa. Salamat. Salamat. Ako siya nga pala. Kumari lang sana eh, huwag mo na sabihin na kurat siya dito. Bakit? Hindi pa ba kayo magsasama? Ay, naku, hindi! Doon muna sa kanila at ako naman doon sa atin. Ilang sandawa namin. Sige nga pala, mag-alas 9 na. Magre-report muna ako sa headquarters. Ah, sige. Wala bang kiss? Sige nga pala, ano? Oo, tama na nga. Ako na, ako na. Sino ba yung sinasabi mo? Yung bang nakaharap dito? Hindi, boss. Yung sa'yo na kay Tim. Yan ah, bumaba mo sa'yo. Bigyan mo pa kami yung barbecue. Oo. O, oh, Edme! Dali na ako, upo muna kayo. Dali na, ma. Mama, Edme, mabuti, nakarito kayo. Anong order niyo? Anong gusto niyo, Doktor? Beer na lamang. Dalawang beer. Anong tingin mo, boss? Hindi ba maganda? May katwiran ka. Sa akala mo kaya matuturuan mo siya ng bisyo? Sigurado yung boss. Nagpautos na naman sa akin kanini. Dolores, siya ang doktor lang gumamot sa akin. Kayo ba? Oo. Kamusta ang tabletas na ibinigay sa iyo nitong sige? Mabuti ho. Kapag iniinom ko yung tabletas eh, napapawi ang sakit ng aking sikmura. At gumagaan ang aking katawan. Nagpabili nga ho kay Mang Igmi kanina eh. Ewan ko lamang kung dala niya ngayon. Bumibili nga siya sa akin kanina. Ngunit hindi ko na siya binigyan sapagkat meron akong na-discovering pang-iniksyon na mas malakas ang bisa. Mga tatlong lagay lamang noon eh. Bihong, gagaling ka na. Iniksyon? Naku, takot ako dun eh. Para yun lamang eh, matatakot ka. Igme, samahan mo siya bukas sa klinika, ha? Ano, samahan mo kita? Sige, sumama ka na. Mabuti yun sa'yo. Oo. Saan mo ba niyo inilalagay? Talagang takot ako sa iniksyon eh. Sa ugat kailangan ilagay yan. Tingnan ko nga ang braso mo.
Bakit? Talagang ganyan ang gamot niya. Pero magpahinga ka na muna at hintayin kita sa labas, ha? Tapos, mali ko na siguro makakuha ang aking bonus. Salamat, boss. Sige, abis, ayaw mo na ang bahala sa kanya. Dito ka na mag-aas sa likod, ha? Kamusta? Anong pakiramdam? Mabuti na ho. Madali imitate ito yung gamot na ibinigay niya sa akin, eh. At talagang pampihira ang gamot na isinagsak ko sa iyo. Eh, sino mang igmi, ho? Nagpauna na at meron pa raw siyang lalakaring iba. Magkano naman ang utang ko sa inyo? Wala kang dapat alalahanin. Tsaka na natin pag-usapan ang bagay na iyo. Salamat, ho. Magpapaalam na ako sa inyo. Ang mabuti kaya ihatid na kita. Huwag na, ho. Wala rin lamang akong papurunan at wala akong gagawin. Ihatid na kita. Salamat, ho. Hindi na ho. Siya nga ako pala, kailan mo ako babalik? Sa makalawa. Papaalam na ho. Galit sa amin. Ay, pakakaiba namin nung mahuli ka. Ito talaga hindi maiwasan. Eh, ano yung ginagawa niya rin? Para sa lugungan ka. O, yun, pili ni boss. Dali ka rin namin kagad doon. Gusto ko niya makausap. Yung mga kasama sila. Sige na kayo. Hihintayin ka ni boss. Sabihin mo, saka na akong makikipagkita sa kanya. Ikaw ba na? Pinamili ko pa kasi ng mga pasalubong ang mga bata. Papamilita mo ng damit. Pasalubong? Oo. Galing ka sa gol, di ba? Siya nga pala. Napakabuting sa akin, Tinyente. Hindi ko malaman tuloy kung paano ako makakaganti sa'yo. Oo, huwag mo lang alalahanin yun. Ito na lang, tawa ko sa akin. Basta yun na. Naghihintay siya sa bahay. Ikaw bang gumawa nito? Hindi
kuya, si Dolores. Sinong Dolores? Ako. Patuntaan po ba ako? Hindi ko makakalimutan ang mukha mo ngayon. Welcome home. Teka, Cora! Pakita natin kay Betty laruan natin! Oo! Oh, ate, alis muna kami! Anong ginagawa mo dito? Dito ako nakatira. Ano? Dahil sa nag-iisa na siya mula nang mamatay ang kanyang tatay. Kaya, naniniyakan ko lang sa nitong tumira. Hindi mo ba nalalaman na dahil sa kanya kaya ako nahuli? Oo. Oh, ngunit nalalaman mo rin ba, kuya, na siya ang tumulong at magbigay sa akin ng trabaho kung kaya hindi kami namatay ng gutom? Kung inaakala mo ako'y nagkasala sa iyo, kinalungkot ko. Bayaan mo, ngayon din eh. Paayos ka. Huwag ka mabalik. Hindi ako makakapayag na gawin mo ngayon. Ngunit paano ako makatitigil dito kung may tanim na galit sa akin ng kuya ko? Kuya, nagagalit ka rin ba sa kanya? Hindi na. Meron na ako yung nalagay ko. Pero hindi pala. Kalimutan mo na yun. Ayan, nakita mo na. Hindi galit sa'yo, kuya. Oo na, hindi pa natin gagalamin yung cake. Kanina pa akong gutom eh. Sandali ha. Tawagin ko mga bata. Sabi nila, Anyong, eh, tila nagalit ka raw sa pagkakaiwan nila sa iyo. Pinaliwanag naman nila sa akin ang pangyayari at hindi mo sila dapat sisihin. Kaya, kalimutan mo na ang nakaraan. Ang ibig ko sana sa mga bata ko, eh, yung mga nakakasundo-sundo. Ano? Nasaan ako pa ng loob sa amin? Mabuti nakakala pa lang tayo. Kalimutan na ninyo yun. Yan ang gusto ko. Alam mo, Mando, ang kailangan sa iyo eh, mag-iingat ka muna sa iyong mga kilos. Sapagkat ang mga paroling katulad mo eh, madaling may balik sa loob sa kaunting pagkakamali. Boss, ang mabuti yata, huwag naman mo siya isama sa mga tirada namin. Hindi yung mayroon pa ang mga alat sa kanya ngayon eh. Tama yun. Ang mabuti, kay baral ko na muna siya ilagay. Yun ay, malayo ka sa peligro. Salamat. Ngunit ayoko nang pumasok ulit sa ganyang uri ng hanap buhay. Ano? Yan nga sasabihin ko sa inyo. Kaya ako nagpunta rito. Di at matapos kitang pagkagastos na sa iyong asunto eh. Yan ang gagawin mo? Nagpapasalamat ako sa mga naitulong niyo sa akin. Ngunit may pangako ko na sa aking sarili. Na hindi ako gagawa ng labag sa batas. Wala kang utang na loob, ano? Mabuti pa, binabayaran natin ang bulok sa bilang ko rito. Talaga bang yan ang pasya mo? Oo. Oh. At umasa kayo kung ano man nalalaman ko tungkol sa'yo. Ay mananatili hindi yun. Sige, Gomez. Bahal mo sa'yo. Teka muna. Pabayaan niyo siya. Boss, anong gagawin natin sa kanya ngayon? Boss, tala eh, paligpit na natin. Baka siya pa yung muunsi sa atin. Ayan niyo. Kung talagang ayaw niya sumama sa atin, pabayaan niya siya. Ano daw na ipangako niya? Na hindi na ako muling ahawak ng sandata. At gagawa ng labag sa batas. Yan may pangako ko sa akin sa kanila. Matpad mo kay kuya pangako niya. Baka kung magalitipit na naman tayo eh, tumawa ka na nalimutin. Hindi na. Ang kinagdiyos ako sa loob ng bilangguan na ito. Sapat mo pong maging aral sa akin. Mabuti kung gano'n. At siya nga pala kuya, iwasan mo rin daw pagkikipag-away. Pagkasabi ni Victor, bawal rin daw sa'yo yun. Nalalaman ko. Ang pag-inom ng alak, hindi ba labag din sa'yo yun? Hindi naman ako lasengko. Naitatanong ko lamang naman, hindi ko naman sinasabi lasengko ka eh. I'm sorry. Nabigla lang ako. Kuya, saan pupunta? Saan ba? Di maghahanap ng trabaho. Bakit ganun si Mando? Palagi na lang ang paamoy na sa kuya sa akin eh.
Naku, huwag mong basinin yun. Nahihiya lang yun sa'yo kahit kung kaya nagkakaganon. Eh, bakit naman siya mahihiya sa akin? Eh, dahil sa wala siyang trabaho. At sabi pa, kilalaki rin ang tao, sa babae kasi umasa. Talaga bang yun lamang? Oo, oo. Akala ko galit siya sa'kin eh. Hindi, bakit mga galit sa'yo yun? Ito ang sukli ninyo. Opo ka muna. Bakit ito? Ina mo, upo ka. Ito'y para sa'yo. Ano ho ito? Buksan mo at nang makita mo. Bigyan ito. Isang alaala buhat sa akin. Hindi ko matatanggap yan. Kapag hindi mo tinanggap yan eh, hindi na kita lalagyan ng ineksyon. Ngunit... Tanggapin mo na. Lalong mahirap yung walang ineksyon. At ibig ko sana ipagpunta mo sa akin eh, suot mo yan. Okay? Naik-naik, Mi. Umamanto, napasyal ka. Si Nene? Hindi ko na siya isinama. May sakit kasi si Kore. Bakit? Anong sakit niya? Naalimoman siguro dahil sa paglalaro. Dinadaing na masakit ang kanyang puson. At iyak ng iyak. Kasi yung bata yun, parati si kasada eh. Kumain ka na ba? Sa bahay na lang ako kakain. Hindi pa man ako magugutom. Sa oras na ito? Kahit na kape o tinapay, kumain ka. Kape na lang. Sino yung inabutan kong kausap mo? Ah, si Mang Igme. Taga ron sa inyo. Eh, yung kasama niya. Kilala mo rin? Oo, si Dr. Gomez. Siya ang gumagamot sa akin. Dr. Gomez? Matagal ka na ba niyang ginagamot? Oo. Bakit? Kilala mo ba siya? Parang namumukhang ko lang. Sandali lang, ha? Ano bang lugar ito? Ang mabuti lugar ito! Ano, uwi ka na ba? Wala si Nino, de, hintayin na kita. Saan mo yung basa siya lang inihihinak? Eh, pakitingnan mo nga ito, maaari ba? Siya ka pala, Hendrik Shutter. Baik kakalahatin lang pala. Ano, busin na natin. Oh, sige. Sige. Baka mamaya mamoy ka ng papa mo. Asyo nga naman. Ay, naku, hindi. Magagargi lamang ako ng Listerine eh. Hindi na niya ako maamoy. Oo, order namin barbecue. Sandali na naman ako, hindi bubuk pa. Yan yung aking dalawang beer at dalawang barbecue. Ano sa'yo?
yan? Siguro, wala na. Maaari ba pakidala mo lamang doon sa lamesa niyon? Kukunin ko lamang yung order ng bagong dating. At guwapo pala ang waiter dito, ano? Siya nga, ano? Mukhang mistisong hilaw. Ay, ano pangalan mo, ha? At pili pa yata. Eh, mistiso eh. Hoy, dandy baby. Talagang guwapo. Ikaw na sana bahala ng papasensya. Mga nakainom niya eh. Ang sarap pala ng barbecue rito, no? The best in town. Hoy, akin na naman yan. Kanina ka pati. Ang sarap, ano? Ano kaya ang nilalagyan nila dito? Ewan ko, ayaw pagtapot lang ko, eh. Ako naman, ha? Bigyan mo akong dala. Bakit? Ay, yun ang pinatingin mo. Kailan sumumpit sa akin, ha? Hulaan mo kung sino. Ako'y kanina pa nagpipigil sa inyo. Ayoko ng away, ha? Pero kung di kayo titigil, kayong bahala. Tapang pa ng weto na ito. Mas nga rin, baka ako hindi makapagpigil siyo. Mando! Alalahanin mo katayuan mo. Baka akala niya urungan namin siya. Alam ko matatapang kayo. Maari ba umalis na kayo nang hindi mapanggulo? Chito, tayo na. Bayaran mo na si Leon, ha? Alam kong kami ay may kasalanan. Ikaw na sana ang bahalang paman sa amin, ha? Nakainom kasi kami, eh. Naunawaan ko. Tessie, tayo na. Sorry, ha? Nakahihiya naman sa'yo. Ngayon lamang ako na parito eh. Nakagwapa akong gulo. Wala kang kasalanan. Hindi nga lamang ba inaalala kung ikaw ay isang paroli eh. Pinabayaan na kita. Nainis din naman ako sa kanilang ginagawa eh. Mabuti lang at madlang ka. Talagang hindi na ako makapagpigil eh. Kaya uli-uli, kahit anong marinig mo na hindi mo gusto, tumalikod ka na lamang at nang hindi ka mapasubo. Oo. At salamat sa iyong paalala. Palitin namin! Nakalimutan ko tuloy ang order nila. Sandali lamang, ho! Ako lang sa kasalinahin niya. Mabalita ko siya nakakita na akong trabaho, eh. Mabuti naman. Kaya lang, napakababang uling hanap mo ngayon. Bakit? Anong trabaho na ako sa kanila? Sitor ng basura. Hindi bale, basta marangal na gawain, hindi mo dapat ikahiya. Vicente, bakit ano nga gising ka pa? Hindi ako makakatulog sa kayak ni Kore. Tinawag niya ate si Doc. Eh, ano sabi nito? Iwan ko. Andiyan pa siya sa loob eh. Doc, huwag kang mabibigla. Grabe ba siya? Hindi naman. Anong kanyang karamdaman? Wala. Siya nilapas lang. Nilapas lang yun? Oo. Ngunit huwag ka mag-aalala. Nilapatan ko na siya ng tao ko lang kamay. At siya'y tatahimik na. Sige ha. Babalik na lamang ako bukas ako. Nagadaanan pa ako pasyente. Ando ako yung laman niya.
Pato po. Ang sabi niya ay pag nagsumbong daw ako, papatayin daw niya ako. Thank you.
nangyari dito? Nakuryente siya dun eh. Dahil sa pagtakas niya sa mga taong payang humahabol sa kanya. Dahil sa pagtakas? Oo. Dahil sa pagkalapastangan niya kay Cora. Ha? Kung talaga sanang papatay siya. Kung hindi niya inabot ang ganyan. Talaga bang wala kang kinalaman sa pangyayaring ito? Wala, tinyente! Wala kasalanan si Mando sa pagkamatay niya taong yan. Oo, at kung kailangan, titistigo ko kami lahat. Tumawag ka sa komisaryat at nang makuha ang bangkay. Yes, sir. Na-aresto niyo ba niyo si Mando? Kung ang sinabi niyo siyang katotohanan, hindi na siguro kailangan. Imari na ako makauwi. Oo. Kung kailangan kita sa investigasyon at saka na lang kita susunduin. Oh, sige, sige. Magsiuwi na kayo. Hindi na kayo kailangan dito. Sente. Hala. Ang inaalala ko, baka magkaroon ng epekto kay Cora ang nangyari sa kanya. Hindi naman siguro. Patapa naman si Cora at madali niyang makakalimutan ang kanyang binanas. Ngunit, lalo siguro madali siya makalilimot kung aalis kayo sa lugar na ito. May katwiran si Tiniente. Bakit hindi kayo lumipat na ibang lugar? Hindi ko pa kayang umupa ng bayat. Ngayon lang ako magkakatrabaho at maliit pa ang sweldo. Nag-iisa rin lamang ako sa amin. Di doon na kayo tumira. Sa inyo kami titira. Nakakaya naman yata yun. Nene, ang mabuti kayo pagtapat natin sa kanya magiging sa ating dalawa. Eh, kuya, ikaw na kayo magsabi sa kanya. Alam mo, Mando, kami ni Nene nag-iibigan na at nagpakasal na kami ng lilim. Ano? Nagpakasal ka eh. Hindi mo man lamang sinabi sa akin. Nagagalit ka ba? Hindi. Nabigla lang ako. Binabati ko kayo. Salamat. Mayroon ba yun na tayo? Di magsama-sama na tayo sa amin. Ano, kuya? Alam nga lang kay Cora, lilipat kami. Ikaw man, Dolores, ha? Sumama ka na rin sa amin, ha? Pati ba ako kasama? Siyempre naman, mag-iiwalay pa naman mo tayo. Cora? Cora? Nananakinip si Cora. Cora? Nandito kami. Hindi ka na napapabayan. Sige na. Matulog ka na. Sige na. O sige, alis na ako ah. Bukas ay kukuha ko ng trakat na makalipat na kayo. Nene, Dolores.
Mga bata, ang lakad natin ito ay napakalaking halaga. Ayon sa tip na tinanggap ko ay merong mahigit sa kalahating milyon. Kalahating milyon? Eh, ang laki naman. Oo, mahigit kalahating milyon. Ngunit ang plano ay kinakailangan maging malinis at mahusay. Sapagkat sa isang pagkakamali, ay maaaring masira ang ating laban. Boss, kailangan natin bibirahin. Tsaka na ninyo malalaman sa akin, ang lakad na ito ay hindi katulad ng nakaraan nating laban. Kinakailangan ipag-aralan natin mabuti. Ito ay, anong pangalan mo? Nagding ho. Ito ba'y maaasahan? Okay lang, boss. Patali ko rin pinasyon eh. Alabas lamang. Nalalaman na ba niya ang mga kondisyonis tungkol sa pakihan? Alam na niyo lahat. Dahil ako. Pag nayari natin yan, magbabakasyon ko sa Tokyo. Diba? Anong pangalan doon? May bawas niyo mo. So, okay, magsitig na kanya. Wala pa mali kung ano na pinagsasabi ninyo. Si Jerry ba, kailan ang dating? Okay, sabi niya, mga ilang araw lang doon sa probinsya. Dating na siguro yung boss. Alas, sige, lumakad na tayo. Stay, boss. Pwede bang narunglawa lang kami? Wanda lang naman. Ate, boss yan? Opo, sandali lang po. Sasabihin ko nandito. Ah, hindi pa rin na. Okay, boss. Pamela, bakit ka na pa rito? Tinatanong mo ba? Bakit ka na naman napamungod? Paano? Sa bahay, bihira ka nang pumunta. Sa nightclub naman, sulipot ka't dili. Pumunta ka naman doon, di mo naman ako hinihintay sa pag-uwi. Paano? Eh, masyadong marami akong inaasikaso. Puro yan na lamang ang dinadahilan mo. Totoo naman ah. Sino ba naman ang hindi ka gustong makapiling? Binola mo na naman ako. Hindi. Ayaw mo mamaya at susunduin kita, okay? Hintayin mo ako sa pag-uwi. Sandali lang, ha? Yes? Mr. Gomez, nandito na ako ang hinihintay niyo. Sandali lang. Mga bata, sige na muna kayo. Lila, sumumbay ka na sa kanila. Bakit pa kaya kung paalisin mo? Meron akong kausap na tao at meron kami mahalagang pag-uusapan. Eh, di mag-usap kayo. Bakit kinakailang umalis pa ako? Ayaw kong maapala kami. Ngayon, nakakabala na ako, ha? Babae ang lalaking kausap ko. Bakit ba marami ka pa tinatanong sa akin? Gusto ba magalit pa ako sa'yo? Adyong, sige na kayo. Lalagyan kita. Pero bakit ka nag-aapura? Halasin. Opo ka muna. Lagyan ninyo ako ngayon din. Hirap na hirap na ako. Para ninyo nga. Lalagyan kita. Ika nga muna. Bakit hindi mo suot ang kwintas na ibinigay ko sa'yo? Nakalimutan ko lang dahil sa pagmamadali ko. Pagpunta ulit dito, isusuot. Lalagyan na ninyo ko. Alalahanin mo. Wala kang iba mapagkukunan ng gamot kundi sa akin. Eh, kung ikaw ay magiging mabuti at magiging masunuri sa aking mga iniutos, eh, hindi ka mawawala ng gamot. Naunawaan mo ba ang ibig ko sabihin sa'yo? Good. Basta pa naroon. Aba, hindi mo kayo pwedeng pumasok dyan? Luis! Luis! Bakit ka pumasok dito? Ako hindi nakikalam sa gawain mo. Ngunit huwag sa kanya. Huwag sa kanya! Hindi pa ako nalalagyan ang iniksyon. Ayoko sa pamatay yung iniksyon ko. Na kailangan ko, kailangan pumasok. Kailangan.
sino hindi magagalit sa kanya. Nalalaman ba binibigay sa akin ni Dr. Gomez na gamutin siya at pagpapagaling sa akin sa akin? At nakapagpapasigla sa aking katawan? Sa bagay, wala akong karapatang mangimasik sa iyo. Hindi ako makapapayag na mangyari siya yung sinabi ng ibang babae. Ano kung lagi mo sabihin? Si Gomez ay hindi doktor. At ang isinasaksak sa iniksyon ay opium. Opio? Bakit mo nalaman na hindi siya doktor? Sapagat siya nagigig sa akin na gumanalabag sa batas. Kaya ako napasok sa bilangguan. Sa medsing parang ang pagkakilala ko sa inyo, nalaman ko meron siyang opium din. Ngunit ano naman ang hangadya ka, Dolores, kuya, para gawin niya ngayon? Ano pa, hindi mailulog siya sa bisyo. Hanggang sa sumapit na panahon. Nasusunod siya sa lahat ng iutos na kanya ni Gomez. Kahit ano sabihin mo, hindi ako naliwala sa'yo. Tulungan mo ko. Tutulungan mo ko. Kalang-kalang. Kuya, siya ba yung... Oo. Siya yung isang ati. Na nakalulong na sa bisyo. Ano? Isa lang kailangan ko. Sige na po. Sige na po. Tulungan mo ko. Isa lang ang kailangan ko. Isa lang, isa lang. Alam mo, buti natin gawin sa kanya. Isa lang. Wala tayong magagawa. Isa lang. Ang tayong gamot eh. Mapaglabanan niya kanyang sarili. Parang mo na. Oo, parang mo na. Isa lang. Isa lang. Isa lang. Isa lang. Huwag mo silang pababayin. Kailangan ka na. At nene, huwag mo ito babanggitin ni Victor. Nene, sige na. Sige na, tulungan. Tulungan mo ko, para mo na awa, Mando. Mando, tulungan mo ako. Para mo na nga ako. Kailangan ako. Tulungan mo ko, hindi ba? Tulungan mo ko, Mando. Isa lang, ikukuha mo ko, hindi ba? Para mo ng awa. Ikukuha mo ko, hindi ba? Di ba? Mando, kailangan ko eleksyon. Sige na, kuha mo ko, kuha mo ko. Mando, sige na, sige na. Kuha mo ko, kuha mo ko, sige na. Patawarin mo ko. Bakit kailangan gawin ko yun? Kailangan ko ang gamot, Mando. Kailangan mo ang gamot. Kapag hindi mo huwag, mamamatay ako. Mamamatay ako. Lalo ko mamamatay. Hindi ka titigil sa bisyo niya. Pakinggan mo ako, Dolores. O sumbang gumaling ka. Nalalaman kong mahirap gawin ka. Kailangan paglabanan mo ang sarili. Kailangan paglaban. Umalis sa iyong bisyo. Ang magagawa mo. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan kita. Tulungan mo magagawa na siya. Kulungan ka rito na nag-iisa. Matatahimik na siya. Umaling ko kaya sa kanyang pagka-addict? Oo, maaari. Mapaglabanan niya lang yun ng isang araw. Ay madali lang sa mga susunod. Dali, Mr. Slash.
saan galing ito? Kay Chido, Papa. Saan kinuha ni Chido ito? Eh, binili niya doon sa isang mama. Tila, Igme ang pangalan. Hindi. Matagal ka ba naninigarin niyo niyan? Hindi pa gaano, Papa. Mga 3 beses na lamang. Pero bakit ka nagagalit, Papa? Masama ba man ni Garillo? Hindi ako nagagalit. Pero nalalaman mo ba na ang inihitip mo niyan ay meron lamang opyo? Opyo? Oo. At ang sigarilyo niyan ay masama sa katawan ng tao. At kapag yan ay naging busy mo, hindi mo na maaaring mapigil. Eh, hindi ko nalalaman, Papa. Kung nalalaman ko bang ganyan yan, eh, hihitipin ko pa yan. Chito. Mula ngayon ay huwag ka nang ihitip niyan, ha? Hindi na, Papa. Eh, Papa, nagagalit mo ba sa akin? Pero, Papa, napakasamang tao naman namang gumagawa niyan. Nalalaman naman nila nakakapinsala sila sa mga tao eh. Yan pang negosyo niya, napili nila. Bakit hindi nila hulihan ang mga nagbibili niya? Eh, siguro nga pinaghahanap nila. Sige ba, telepon ako. Hello? Boss? Nireitan din at nahuli silang lahat. Ano? Pero si Mandong may kagagawa niya. Well, bakit naman niya gagawin yun? Kunyari, nabutan niya ako, nilalagyan ko ng iniksyon si Dolores. Adyong, kinakailangan mawala sa landas natin si Mandong. Ngunit huwag mo siyang papatayin, ha? Arreglado, boss. Akong bahala. Ngayon din gabi, yayarin ko si Mandong. Ikaw, kuya, bakit hindi ka po kumain? Mamaya na. Thank you.
Talaga bang susunin mo ang Yudas sa sayo? Oo. Oh. Eh, paano yung gagawin? Gagawa tayo isang hold-up at si Mando mapagbibintahan. Bakit nga pagalit na galit si Gomez kay Mando? Talaga bang si Mando nagsuklo? Ewan ko rin. Alam mo, may iba ikinagagalit yan si Gomez kay Mando. Ano yun? Yung... Hirap sabihin, baka magalit kay. Eh, ba't nga ako magagalit? Sige na, sabihin mo. Tungkol kay Dolores. Dolores? Si Dolores, sino ba ang kinalulukohan ni Gomez? Eh, mahuhulog na sana sa kanyang kamay kung hindi na makita niya si Mando. Ganun, ha? Kaya pala bibihira niya na ako si Putin. At kung ano-ano pa yung dinadahilan, yung pala may kinalulukohan na siyang bago, ha? At yung magagalit, kung ayaw ba siya ni Gomez, di ba yan siya? Eh, narito naman ako. Ano namang quality time tayo siya? Ikaw? Maaaring sa ngayon, hindi ko may pagkaloob sa inyo lahat ng katulad ng kinipakaloob sa inyo ni Gomez. Ano malay mo? Meron kami isang malaking lakad na nakakahalaga ng kalahating milyon. Eh, kung mayari namin yun, maaaring mapasa akin lahat. At si Gomez? Maaaring may mangyari sa kanya. Yan ang may gagawin ko naman. Alam-alam sa inyo. Kumusta ang pakiramdam mo? Ang lalata pa ako eh. Ngunit, pagtitiisan ko pag inatake ako ulit. Alam mo, ang sabi ng Kuya Mando, pag napaglabanan mo daw yun, hindi at nangagaling ka kagad. Siya nga pala, nasaan siya? Pumasok, ngayon lang siya mag-opisa eh. Ito, kain mo ito. Ano yan? Asukal. Kumain ko na marami niyan, pagkat ang matamis, ay makakabuto sa karamdaman mo. Minandal mo na kami. Diyan lang bayan namin. Tara. Sige. Tara. Sige pa ako. Sige, tala ako dito. Sige. Sige. Tara. Sige. Kung ganyan nag-iisa siya, wala nang titistigo para sa kanya. Tayo na. Balta mo. Balta mo. Naawa sa amin. Halos wala na kami mukhang iharap sa mga tao mula nung mabilang buka.
Ngayon, ginawa mo na naman? Wala akong ginalaman tungkol dyan. Hindi ako nagdala ng mga salapit alahas niyan dito. Dolores, nahiniwala ka ba sa akin? Wala akong kasalanan. Mando, magbihis ka na. Tayo na. Alis muna ko rin eh. Hindi ako may kagagawa niyan. Wala akong kasalanan. Yan ang masabi sa inyo. Wag! Ngunit din yan, papabayaan mo siya makatakas? Papabayaan mo na siya. Hindi ko malaman kung sino nagpamak sa akin. Ito yung galit sa akin si Victor. Walang masyad sinasabi. Saan ka nagtatago ngayon? Sa barong-barong. Doon na hindi nila ako hanapin. Dolores, naniniwala ka ba sa akin na ako'y walang kasalanan? Ngayon lang hindi ko malaman. Sila ko, kamusta? Mabuti. Ano sila sa kwarto eh. Masaya na siya ngayon. Ano siya? Mando. Oo nga po. Tapat ka sa akin. Kayo nag-frame sa akin. Wala ko nalalaman, Mando. Magtapat ka. Yung ayaw mo sumabog ang baho ng ulo mo. Wala ko nalalaman. Maniwala ka sa akin, Mando. Magsasabi ka o hindi. Si Gomez. Siya nag-uot sa amin. Si Gomez, ha? Yan lang gusto ko malaman. Ito ba ang sinasabi na, Tony? Oo. Si Barang ay pumalikat sa tumistigo laban sa inyo. Hayop na babaeng yun. Ba't kaya niya ginawa sa atin yun? Marahil eh, upang iligtas ang kanyang sarili. Tony, ano ba mga gawa ninyo ngayon? Sa bagay na yan, wala akong magagawa. At ang inaalala ko, baka isiwalat pa niyang lahat ang inyong lihim ay lalo ko'y mapahama. Kung
Ngayon ay kinakailangan kumilos tayo agad. Sige na, Tony. Dating. Gawa mo ng paraan na madala si Dolores sa ating hideout. Ako ang bahala, boss. Boss? Si Mando ng katatas? Paano mo nalaman? Kagabi, nung hatidin niyo ako sa bahay, tinutukan niya ako. At pinilit niya ako... Pinilit niya ano? Pinilit niya akong sabihin na... Pinilit niya ako yung pagtapat na tayo may kagawa ng pagkaka-frame up sa kanya. Iyad at sa ganun lamang ikumanta ka na? Paano, boss, kung patayin ako? Ayok. Alala mo bang ginagawa ko sa tawahan kong kumakanta? Ha? Ha? Patyo! Boss! Ang panang para doon, kinakailangan magkatapos tayo agad. Mauna na kayo, Ron. Susundin ko lamang aking anak. Saan dadalhin? Dadalhin nila sa... Hideout. Saan hideout? Sa... Toleria. Sa Santan. Tana. Saan mo tayo sasakay? Mag-taxi na lang tayo. Ate Dolores, saan ka pumunta? Nabaril daw ang Kuya Mando ninyo eh. Nabaril? Saan siya nandoon? Sasamahan nga akong tumama eh. Kayo na lang ang bahala magsabi sa ating nene ninyo, ha? Sasama ako, ate! Huwag na, dito na lamang kayo sa bahay. Huwag kayong aalis dyan, ha? Tayo na ho, mama. Galing po sa inyo. Mabuti inabit ko sa dito. O, bakit? Alam niyo, magandang balita eh. O, isasagawa na ba ninyo ang BD na sinasabi mo? Hindi na matutuloy yun. Ngunit meron po mahawakan malaking halaga sa lapi. O, paano? Si Dolores, tatakas ng Pilipinas. At meron siyang dalang limpak-limpak na salapi. At kapag nakuha ko yun, may pakakalaw po na sila lahat ng kaligayahan. Ako'y alis na, ha? At hindi ako mamigabi sa inyo, ha? Kuya Mando! Eh, siguro mo! Bakit? Siyempre nga, Dolores mo. Manisa! Nabaril ka raw! Sino kasama niya? May kasama si isang lalaki. Itong nakidnap siya. Victor! Huwag mo nang balakin nilangin kami. Patutuloyan kita ngayon. Sandali lang, Victor. Meron lang akong habulin. Si Dolores ay pinakidnap ni Gomez at siya rin nag-frame up sa akin. Huwag mo nang balakin nilangin kami. Totoo ang sinasabi ko, Victor. Maniwala kayo sa akin. Victor, totoo ang sinasabi ng kuya. Nagkidnap si Dolores. Kung gusto niyo, sama-sama tayong puntahan siya. Saan siya nang dodo? Sa Tablea, Santa Ana. Doon daw siya dadalhin. Baka kaya totoo ang sinasabi natin niya. Utang na loob, Victor. Wala na tayong panahon. Maniwala kayo sa akin. Ayun na.
random eh. Kayo? Oo. Oh. Ako ang nagpasundo sa'yo. Anong kailangan mo sa akin? Nalalaman kong kailangan mo iniksyon na inilalagay ko sa'yo. Kaya isasama kita upang huwag ka na mawala na bagay. Hindi ko kailangan yung iniksyon mo. Manluloko kayo, no? Ante! Opa! Bakit siya nandito? Oh, wala, isasama natin siya. Hindi ako nasama sa inyo! Walang yaya ka ba mo? Ha? Papa, ano ibig niya sabihin? Wala ka. Pumasok ka na sa loob at saka ko na sasabihin siya. Sige na, pas. Iwan mo ko sabihin! Dala ba kayo lahat? Oo, boss. Sino din dumating na? Oo, nandito na. Amos mo tayo, Alice. Mamayang gabi, susundin tayo ng lunch ni Kapitan Ramirez. Halika yun, makakain. Sige lang. O, ikaw. Susunod na ako.